Buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapia magabi, Sok Sergeant. Inyong alagad, Brigada. Attorney Kansadyang Mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Panyeke. Mayagigabi, mga kabrigada. Ako si Kabrigadang Erin Dekasyon. Makauban mi ninyo. Kada gabi, indiri sa programang Mukalampag. Samahen siya sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad o mahintundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di ba yan? Sa itong mga kabrigada, adlaw karon sa Miyerkules, May 26, 2021. Happy 22nd wedding anniversary sa itong mga Big Boss, Sir Yon. Elmer and Ma'am Yelsie. Oga, speaking about wedding anniversary, kay lagi, taon-taon na sila, na, sobra naka duha kadekada ang ilang paraguban. Managlahi nga mga isyong atong hisgutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga issue o pribadong individual nga gusto niyo ireklamo o problema nga put niyo mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga adunay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa ato ang programa o kung aduna pud mo yung mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga anaa sa yung TV screen o i-message official nga Facebook page sa di pwede yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada. Unsay angay buhaton, kung ang usa ka lalaki, ginahulga ang iyang ex-girlfriend kay pakalat ang mga sexy photos ni ini, kung dili makigbalik kaniya. Uy, huwag ato. Aning aktura na niya. Gamhanan. Ganar. Uga, ikaduhang pangutana gikan sa atong sender, pipila na kay gayon nga gihipuan, yay ka. Uy. Sa amahan ang iyang anak. Gusto na kining i-report sa inahan, sa pulis, ang parang anak dili gusto tungod kay mahadlo kini nga makulong ang iyang papa. Unsa ang angay buhaton? Ang tubag sa mga pangutana anaa sa ulahing parte sa tuang programa at ang mga kabrigada. Alang sa itong unang issue, giulan og negatibong komento sa social media ang usa ka personahe sa LGU Jensen nga nakadeploy sa Apopong Checkpoint. Sigur sa concerned citizen, kumamahi mo unta, dili lang maningka ang nasampit nga personahe. Atong basahon ang Facebook post sa concerned citizen. Dinaw, atong tanawan. Alright? Sige, basaha, basaha. For favor. An open letter para aning babaeng staff sa LGU assigned sa Apopong Control Point. Ma'am, kung magpatupad kag batas, unta with respeto po sa imong kapwa tao. Dili kay singka-singkahan ra nimo nga murag iro imong kaatubang. Maayo pa ganing uban masking iro ang kastorya, dili daw maningka. Unsay rason nimo, ma'am, nganong dili nimo pasudlon ang van? Kay expired yang permit? Dili to expired yang permit, ma'am, kay every 15 days na gina-issue sa LTFRB. Unya, gipresent sa driver yang special permit saying na dili to expired. Gitan-aw nimo og nakita nimo nga dili expired. So gi-insist na sad nimo nga dili gihapon pwede kay ang nakabutang lang dito is 60 kilometers from Tacoronc City. Nang explain ang driver, wala nimo gipaminaw, gisarado og pinabundak ang pertahan sa van og gipahawa nga murarakag ni abog og iro. Katong special permit nga gipresent sa driver nga gina-issue sa LTFRB or LTO every 15 days, ma'am, 16 kilometers radyod na adito. Pero according ha, sa taga LTFRB o LTO, okay ra ang Tacoronc Marble lang ilang permit,
kay naaman sila'y rota nga takurong to Jensan. So pwede gihapon to nila magamit pasulod sa Jensan maskin 60 kilometers lang nila naka-indicate daw dito. Okay. Mas hawad pa man ka sa LTFRB, ma'am. Nga klaro man unta sa Section 9, uy, sa EO25 na PUVs authorized by the LTFRB to fly, the allowed 14 routes shall continue to be allowed subject to agency's compliance. So on and so forth. Okay. Nag-comply man ang driver, ma'am, with special permit nga issued by the LTFRB mismo. Pero nga nung wala man nimo gipasulod o gisingka-singkahan pa nimo, gipakaulawan pa nimo ang tao. Another thing, nga nung gipasulod man nimo ang mga van nga nag-una sa iya, ha? Tapos siya wala. Nga same ra man unta silag special permit gikan sa LTFRB, same ra ang mga permit nga ginapresent nila or ginapresent nila. Unsay drama nimo kay na timingan nga pag-agi ani nga van, naa ang brigada, aha, naay camera gaatubang sa imuha. Frustrated artista guru kaay. Unya kasab-an pa nimo ang driver, singkahan, pungson nga bayaran niya ang pamasahe sa iyang pasahero. Ha, wala ka kilati. Ikaw unta nagbayad kay ikaw man ang nagpanaog atong wala sa lugar. After pila ka oras ni balik ang van ay pasahero, dili na ikaw ang nasa control point. Aha. Police na nagbantay. Gipresent niya iyang special permit, the same permit na gipresent niya sa imo. Ipasulod man lagi siya. And most importantly, ang EO sa Jensan, ma'am, nagsugod ra the day before this incident. Don't these people deserve to be enlightened? Unsa nakapaloob anang EO? Di ba dapat ana? Di porket staff ka sa LGU na nakay right magpakaulaw ug maningka og tao. Dili ana magpatupad og batas, ma'am. Driver lang na sa imong pananaw, pero tao gihapon na. Naay dignidad. Tarong man unta nakigstorya ang driver nimo, ikaw mura kang sikis. Ayan. Samtang iklaro sa nasampit ng empleyado, pilagi sab sa pag-post sa social media, nga iya lang matudpag ginabuhat ang iyang trabaho. Atong basahon ang post, eh. Darga. Let's see. Okay. Unsay purpose ani nga post? Para mabash ang gobyerno? Get your facts straight, mga ma'am and sir. Dili ta maging keyboard warrior. FYI, gipababa ni sila kay walay permit ang van nga magbiyahe diri sa Jensan o gitransfer sila sa laing sakyanan. Wala sila'y referral nga magpa-check up diri sa Jensan. Pero gitagaan namog consideration nga makasulod kay lagi magpa-check up. Okay. Naay video ani sa brigada. Brigada na san? Nga nagyaw-yaw ko. Actually, dili ang mga pasahero akong giyaw-yawan, ang driver po. Kay ikapila na na siya na-apprehend diri sa checkpoint. Nga dili magbiyahe kay out of route siya, magsulod lang gihapon. Okay. Kinsa dili magyaw-yaw ana, nga gina-insist nila ilang gusto, bisan dili pwede. Nagdala pa og pasahero nga non-essential travelers. And for those nga nag-ingon nga walay batasan ang babae nga nagabantay diri sa checkpoint, well, yes. Aha. Wala ko'y batasan sa mga taong wala ko'y batasan. Bash all you want. Ginahimo ra namo among trabaho. Salamat. Kalaban, ha? Kining empleyada. Bang, 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 bang. Sa LGU Jensan. Yun. Aha, aha. May kalabutan eh sa pagpatuman sa EO25. Alright. Dawata. Alang sa dugang detalye, anaa sa linya ang empleyado nga si April Jane Deles. Ma'am April, mayong gabi ka nimo. Mayong gabi po, Mayreen and the panitan sa mga alright tanang viewers and listeners sa Brigada Jensan. Una sa tanan, ma'am, na ay pipila ka mga giluwatan, no? Pinagi sa open letter lagi para sa imo, ha? O tumong gini sa imo. Katong ginaingon nga, una sa tanan, na kunoy uban pa nga mga van, nga naya po yung special permit, same with that of katumitong nasita ni mo, nga wag ipalusot. Eventually, nakalusot na daw. Mm-hmm. Tinuod pa nga na kay gipalusot nga uban pang van, of the same nature din yung mga van nga subject sa controversy. Yes, ma'am. Ay, sir, katong nga mga van, sir, may mga permit ko sila. Hmm. Oo, sir. At napod sila yung business permit to operate diri, kay diri ang ilahang terminal sa Jensen, sir. Okay. Oo, like both sir, gusto ko. Sa pa, lahi ito sa nature, lahi aning gisita ni mo, gawa ni mo gipasod. Oo, sir. Katong mga walay permit, sir, no, gusto silang masikay memorize naman na sila, sir. Mm-hmm.
Pero katong mga sakay ni atong maunga van, o sa man to ilang purpose sa pagsuod, pag-suod sa Jensan? Essential ba to for medical check-up ang ito to? Ang first ato, mag-ina, tapos may baby. Sa tong baby, dili ko siya ang ipa-check-up. Okay. Ang nanay ang magpa-check-up, sir. Mm-hmm. Nagdala lang niya yung baby. Sa ibilin daw niya dito sa kilala niya dito sa nanay doon to, relative ba niya? Para magpa-check-up siya. Wala po sila referral, sir. So, ipangitaan na mo sila referral, wala si magpapunta. Okay. Oo. Tapos, sir, ipababa na mo sila kay pa-transfer lang lang sa kyanan. Ipasulod niya po na mo to, sir, kay... For ano lang sir, humanitarian consideration, kaya pa-check up man. Oo, so ipasulod na mo sila sir. Alright. Ang next ato sir, tatlo man to ang grupo. Ang second ato, mo visit lang daw sa yahang mister, kay Dri nagpuyo si Jensan. Okay. Kasi wala man siya ID nga taga Jensan siya sir. So mahulog siya sa non-essential traveler. Okay, okay. Next po, katong sa last nga mga bata, daghan kayo bata. Ito ba nilang mama, kaya muulit po sila. Kato sir, taga dyan saan po sila. Hanggong ba sila sa mga sa Southport. So, mauto sir. Naman siya ID sir, nga taga dyan saan. So, ipasulod na mo ito. Okay. Yes, may rin. Nato'y giingon diri, ma'am, no, katong nagpostad. Na katong sa imuhang time down, ikaw'y nagbantay, no, same van. Wala daw, di ba, ni Mogi pasulod kay mo lagi to, no? Katong iyang permit na within 60 kilometers lang. Pero kato daw po doon ni sulod siya usap. Here, ma'am, ayun. Yes, ma'am. Yes, go ahead. According to DILG Memorandum COVID Order number 2020-003, katong October 2020 yan di palagi pagawas na memo, ma'am, yes, about transportation. Ang tanan nga public utility vehicles ay magkuha o special permit gikan sa LTFRB. Ang van niya akong bisita with the plate number 9072 ma'am, mga membro sa APTARS co-op, doon na siya special permit, pero ano, kurong pokoronadal only. Huwag wala sila, ginasugutan niya mo sulod, kaya wala sila ruta sa Jensan po. So, ang among trabaho kay mag-inspect sa special permit o business permit sa mga walay rota si Jensan. Oo. Kini nga mga panghitabo nga akong pagsita sa iya at to, ma'am. Opo. Tanunay na lang kini mahitabo. Sila nakabulang nilabay nga gabalik-balik sila. Tanunay mga panahon nga nakasulod siya diri sa Jensan. Pero dili tinuod nga nagaturno siya sa Bulaong Terminal kay wala ginapaturno ang APTARS sa Bulaong kay walay permit. Alright. Oo. Pero may mga picture nga nag-pick up siya o nag-drop off o pasahero sa gawa sa building sa town terminal. Opo. Nga kung supak doon na sa itong balaod, ma'am sir. Opo. Kanunay na lang siya nga nagabalik-balik sa nga problema sa among tama dito sa checkpoint. Opo. Mao ka itong higayo na nga ako siyang na-apprehend talasab. So, sa ito pa, dili tinuod itong giingon sa open letter nga adunay ingon nga permit nga or kaning nga kay naalang ina yung ruta nga gikan takuro nga to sa Jensan tinuod to tinuod wala sir wala po talaga sir. Alright. Mo na akong trabaho sir, so gina-check mo na ako na sir, wala gyud. So katupong giingon nga section 9 sa EO 25 nga ginaallow lang ina ni mga PUV ang mag-apply nining 14 ka mga ruta ang base pod sa kaning pagtugot sa LTFRB. May aplikasyon ba ni sa kaning mga sitwasyon? Wala? Wala, sir. Actually, sir, dili tanan niya PUV makasulod sa Jensan karong panahon na. Okay. Kay pandemic pa man, sir. So, gitagaan sila limit nga asa lang sila magbiyahe. Mm-hmm. E para dili tanan makasulod sa Jensan, sir. Kay pandemic pa man, pero pag mahuman ang pandemic, sir, probably pwede na sila magawa sulod. Kay dati wala man na. Okay. Pero katong manner, ma'am, sa pag-explain ni mo, o sa banto ka ng aminado ba ka nga nagsingka ka giyon or nagyaw-yaw ka ba giyon? Anak, kay mamanda na ginareklamo. Mawag yun na issue sa ako, sir.
Actually, loud did kay ko magstorya, Attorney Khan. Okay. Oo. Aware din ako makauban dito sa cellphone na 20 personnel and DPS. Kaya syempre, Attorney Khan, need ni mo maging loud. Kaya para madunggan kanila, estaba dun ang area kay daghag sa tiyanan. Oo. Okay. Tapos, at nga time, siguro balik-balik naman good sa, siguro na ano ko, kay gina-insist niya yahang balik. Oo, tapos siyempre ginabutang niya sa delikado ang sitwasyon sa iyong pasahero attorney. Wala pag-i barrier yung sakyanan. So violation. So mga yun, buta ka mo mga pasahero nga, hinaot pa, masabta ninyo ang among trabaho. Naningkap, po kami nga, i-implement ang balaw niya ginapatuman sa amua. Nag-duty ko, Attorney Khan, and Ma'am Irene, AM, 2:06 PM po. So kung nga doon naman ko'y na-istorya or action nga dili maayo, naot ko nga inyo ako mapasaylo. Kasi may kaoras ko. Pero ma'am, trabaho lang niya ko, wala dito may personalan po. Oh, katong medyo pagkataas sa imong boses, kisa imong natungnan ato, ang mga pasahero or ang driver? Driver. Hindi nito ang pasahero attorney. Kaya ang pasahero attorney, nag-explain sila sa ilahang side. So, isa, musabot man ni Kedagan, nang po nag-consider ato nga panahon attorney, kaya lagi biglaan ng EO, sila ka-prepare. Alright. So, sa tuwa pa, katong pasahero ang imong kastorya, wala lugar ka nagsingka. Numikan kay normal ang lugar imong tingog, or sa ba? Oh, lagi na attorney, inoko. So, dili... Tinuod, ma'am, itong nagakalat karon sa social media, no? Na nagpakita sa mga picture lagi na katong ipababa. Jud ni mo daw ang... Actually, mutana ko kay dami accounts jud ang nag-post ato. I don't know, sayahang purpose ato. Siguro pakiulawan ko. Naguro siya'y dumot ako, I don't know, bukay na siya, ha? So, sa to pa, kini nga mao nga pangitabo, ma'am, naabot naman rin sa imong superior niya sa LGU? Opo, sir. Actually, ang akong si Sir Resituto Pakurib sa terminal po. Under po sa Tagulaong terminal. So, usay ang reaksyon, ma'am? May kalabutan na ni? Ang reaksyon ni sir, siya nga, na-adjudoy tayo sa maabot ang ninana sa amua. Kasi siyempre, namin sa transport, daghan o mabanggi, makalaban something. So, sabto na sila, tapos ano siya tako, be brave lang din daw always, kay trabaho lang man among ginayin moderator ni, ka-implement lang ni. Alright. So, wala lugar ka, ma-personal pod sa driver, bisan pag pananglitan o papalik-balik na lang, matulpanin mo nga nakabayular. Kaya siya attorney na mga driver, pamilya sa kailahang na, gawad yung kaila sila ha. Sila kaila sila sa ako, kaya siyempre, nakakagaluti, may ID ko, mabasahan gano'n nila akong pangalan. Okay. Every time na masustan ako na sila attorney, maka-offend lang, kaya siyempre, manginsulto po sila, pero ako lang silang ginasabot, kay gusto mong kung nila mangita of income. Actually, attorney, makasulod ba na sila kung mag-active sila nga, ilahang sakay airport, Matog Airport, consider na to na attorney, kay buwan man takyaw. Pero kanimang ba, nahitabu, nag-duty gapon ka kaganiha? Despite the fact na nahitabu ni Sema? Wala po, attorney, ugma pa. Ugma pa. Rest day niya kay katuni aging adlaw na siya sa checkpoint. Pero nakita na si Mawairin dito, si ano. So, wala ni epekto, ma'am? Wala ni chilling effect pa ng letra sa imo, ha? Nining na mo ngay tabu, ha? And actually, attorney, nag-ano ko, makakos doon siya anxiety. Oo. Kasi siyempre, dili ko sanay sa mga inani nga first time na ako ba. Oo. Pero gitake lang na ako siya as an attorney, moral positive side good attorney nga maka-learn. Okay. If you can stay positive in a negative situation, you win. Pero nag-continue pa ba ang pag-bash ka ni mo? Napapag-ihapon? Orma na? Okay, continue pa siguro attorney. Kanusta pa na mahuman. Pero deleted naman ang iyong page, attorney. Give mo, man amo. Hantan mawalan. Despite your explanation, ha? Opo. Despite your explanation, nagyapon mo nag-bash, inana. Nagyapon, attorney. Kailangan man ang right mag-bash, attorney. We live in a democratic country. We have a right. So, kailangan.
to sa tuwa pa, ang imuha, duty lang yapon, trabaho lang. Patuloy ang buhay. Ano lang? Patuloy ang buhay. Laban kay daghan kalaban. Pero huwag ka mag-worry, ma'am. Simba ko lang. Kaya basta ilagi ka lang. Gumi ka sa mga pag-bash ba? Basta ito ma-identify ka, mamarkahan ka ba? Simba ko lang, oh. Gani, tulbahan, pag ako an attorney. Aha. Okay. Pero ano po, pag-bahan sa mga attorney, kanang legal advice. Hindi ka mo kumpiyansa. Hindi ka mo kumpiyansa, oh. Hindi ka mo kumpiyansa kay Kanisha. Siyempre, kabalo ka sa mga... Wala mo ito kabalo, hindi mo sakay, oron sa ba? Correct. Kalba ba no? Pero siyempre, hindi ka dapat nga mag-pan, padas, kadlok. Otherwise, ikaw may pwede. Nagkakalit sa attorney, magpalaban ko sa ilahan. Dagay ba nag-military po sa iyang ano? Alright, oo naman. Pero hindi na magkampante, hindi magkumpiyansa. Pero after the incident, ba ma'am, itong nainag-post sa social media, wala ba'y personal dyan nag-approach sa imo na ikaw man itong babae dito, na nagbinaldita daw, ano na? Sabi na, ana? Oo, wala man. Talagang sa Ginoo, may ni Dole sa kuha nga. Ay, naama, pero ana lang, ikaw itong gipost, ma'am? Sikat na kayo mong ba? Ay, sikat. Sana all sikat. Dede, wala na mo kumprontay sa imo, ma'am, kay isubog kay ka. Taas mo kang tigog, loud mo yung voice nga. Ani, ano, maghinay, maghinay, ba ni pwede maghungunganay sa checkpoint attorney, oy? Dili, kasaba, John. Saba, John. Kabalo mo, kanyang iyo. Kanyang manggol. Hindi, makaya, ma'am nga. Kabalo mo, kanyang iyo ni. Nani yung manggol siya? Bawan manggol. Ano ba, bawan. Kaya sa kanyang lagay. Hindi naman po most of the time, attorney, magsingit ko dito sa ila, oy. Dapat na yung megaphone, ma'am. Sir, di ka ba? Ay nani ha, katong mga walay kwandi ha. Dili na mao ha, walay special permit ha. Di alam mo kung itong sumarbel ha. Ayan, di pinupo okay, okay, na lang sa nila, sir, ni kay pandemic pa mag-hood. Dahil sa pandemic na limitation, no? Pero katura po, ma'am, may mo experience nga na inani ka na subject ka sa bashing. Wala na lain. Wala na po. Anong na-timingan na, attorney, kaya na-imid na. Everyday, attorney, mag-duty. Every time mag-duty ko, naagin na yung mga kasaway, attorney. So, magpa-assist ako sa PNP at attorney para kuhaan, ma-prehente lang. Tama na yung nanay ko yung aligasyon nga. Nagkuhan ka daw, nag-arte-arte ka, kaya naaday kamera sa bigada. Tinood ba ito? Yan yung attorney, naado ko'y talimpi ato. Mahal daw kong talimpi. Kaya mo naman nag-conscious ka ba? Uy, naay kamera sa bigada. O, bebe, kipag-itang gilas na ni. Oo. Oo, gani. Ay, so, buti na ito lang siguro akong pag-react mo. Napaguhan. Ito lang akong pag-react, attorney. Ayan. Pero siyempre, pero actually, kung matutusin, puntos to sa imo ha, kaya di ba? O, kabalo, kung kaganay kamera. Sa ito, pag kumpanalit ka, kung... Pakagaang po. O, di. Wala, nawanta ka na ginato. Wala na, di ba? Kay, sa ito, patrabaho lang ito yung mga siguro. This is me. Wala ni plastic. Oo, kay pwede naman nga, di ba, behave lang ka, o sama? Oh, sir, go lang. Go lang lang, go. Okay, siyempre, makonsyos mo ka. Kung paano, hindi ko maayos, attorney ka. Alright. Uy, tabi di ay, ma'am. Kisa may, walay may nga didapig sa imo ani? Kisa may imong bana ni di, imong bana di, wala na suko? Suko, attorney. Ipang screenshot niya mga messages, attorney, ng mga lain kay na. Tama ba? Imong mga bata, may mga anak mang kaka. Wala po sila mapintuan ni. Wala man, attorney, kay 8-year-old pa man. Wala na po yan. Sige. Huwag chance to experience na ng lugar ni. Gani. You learn the hard ways talaga. Okay. Ayos, at least sikat ka, no? April J. Dennis. Gani, Instant star. Sana all. Instant artista. Pasina kay paalala, ma'am, para sa mga commuters pa. Tama. Labi na itong mga dili aware sa GCQ. Sa mga commuters na to, no, ako lang advice sa inyo, ha, before mo masakay, make sure ninyo, ang inyo ang gisakyan na i-permit, mangutana lang ta. Wala may lain mangutana. Kayo, nikabot ninyo dito sa checkpoint, i-check man ang van. Pag wala'y permit na, ugid mo. So, hassle kayo sa inyong part. Right. Ana lang. Tapos magdala gitag ID per me o kanang kuan QR code and company ID. O kung parang nitan man nga for medical purposes, ang ilang katuyuan,
dapat lagi pamatuod nga for check-up yun or for sa baka, no? Yes po, attorney. Proof of transaction lang po talaga mong ginapangita sa checkpoint, attorney, kay daghan kayo gapanginad sa panahon na. Wala yung pabor-pabor, ha? Wala yung pabor-pabor? Wala, attorney. Alright, ala sige. Mama Gina Dennis, salamat kayo. Thank you. Okay po, salamat kayo. Malipayo nang yapo, no? Malipayo nang yapo. Laban lang. Kawain lang, no? Sanay na siguro siya atin eh. Lami na pag-commuters o ganang mga drivers si okay. Mga ano. Sabdang para klarohon ang legalidad sa ginakaingon na special permit nga gikuptan sa maong van ug unsay mga probisyon ni ini atong makahinabi karon live sa linya sa telepono ang labaw sa LTFRB 12 nga si Paterno Renato Padua. Sir, mayong gabi kanimo. Magandang gabi magandang gabi rin sa mga tagapakinig niya. Retired Colonel Padua, sir, una sa lahat, yung pong special permit na ini-issue sa mga van. Halimbawa, allegedly itong van na ito, from Tacurong. Mm-hmm. Tapos ang biyahe nila hanggang Marbelang. Yes. As nasabi, may special permit daw na issue. Paki-explain nga po kung hanggang saan lang ba itong sinasabi na pagbiyahe nila. Opo. Yes, ang special permit po is pag UB Express is 60 kilometer lang yung distance limit niya, maximum distance limit. Yung unang pangkisa po yung nabigyan na yan ay during the times pa nang wala pang pandemic is Tacurong Gentan. Okay. Okay, but during that time na rationalized na yung mga ruta na yan is ginawa na lang 60 kilometer yan. Which is pasok pa ang Tacurong to Coronadal. Oh. Once na nagkuhan ka dyan, lumampas ka, let's say, inadapt mo pa rin yung old franchise mo, that's a franchise violation na po yan. Ayun! Klaro. So, liwanagin ko ulit, sir, ha? Itong van na ito, itong UV Express na ito, lumalabas na original, ang original talaga, yung naruta nito, yes, from Tacurong to Gensan. Pero bago ito, because of the pandemic, gano'n? Yes. In-implement natin doon sa modernization program, ang limit ng UV Express is 60 kilometers. So, ibig sabihin, yung 60 kilometers, kung from Tacurong siya, ibig sabihin, ang pinakamalayo niyang aabutin, Coronadal lang, gano'n? Coronadal lang po, at yun lang ang na-issue namin. If the, ang nabigyan lang po namin na cooperative na UB Express for Coronadal to Gentan is yung full margin lang po. Uh-huh. Meron rin tayong tampakan to Gentan na posibleng dadaan rin the same route, yung Bolter dot to naman yan. Mm-hmm. Pero all the rest, hindi namin binigyan because sobra-sobra na po ang UB Express ng all margin na is 165 units. Mm. Dagdagan mo pa yung three companies of buses natin dyan. So sobra na po yung units natin at ang manggagawa dyan, ang mangyayari po niyan, pag ganun po, sobra yung units natin. Na yung iba is they go beyond na doon sa nakataad doon sa ating regulasyon. Apo. Mm-hmm. So, yung sinasabi rin, sir, na ito daw ay nire-renew every after 15 days. Ba yan? Tama ba yun, sir? Yes, tama po yan. Every 15 and the 30 or the end of the month, automatic po yan, nire-renew namin through online na rin yan. Aha. Ang dati kasi po, ang special permit natin is exemption from the rule. Okay. Halimbawa po, yung UB Express mo po is pinakyaw ng isang, let's say, educational trip or excursion. Binibigyan natin yan ng special permit so that they will be authorized to go out of their line. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi sila makulurom. Okay. Pero may specific days lang po yon, 3 days or 6 days. Mm-hmm. At meron po yung bayad po na may resibo po. Alright. So, ibig sabihin... Ito ngayong special permit natin is wala pong bayad online. They can apply this online. Uh-huh. Pero doon po sa ruta specific for them. Alright. So, itong van, sir, na subject sa controversy ngayon, yung pagpasok nito sa Gensan,
from Takurong. Ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw, na bayolasyon nga. Yes, baka hindi out of the confusion, hindi lang ho nakita yung specific route na tatakbuhin nila. Okay. Kasi ang laman po ng first phase namin is the order of the original ruta nila, nakasaan po doon, kung ano yung purpose nila at kung ano yung ruta na tatakbuhin nila and the item and the unit, the specific unit for that SP. Aha. So, ibig sabihin sir, pag ganito ang sitwasyon, pag nasita sa checkpoint, ibig sabihin talagang walang pwedeng babalik magawa, talagang babalik at pwede bang talagang pababain yung mga pasahero, ganun ba yun? On the passengers naman po, hindi kami doon. It's only on the unit kami na nagbibigay ng special permit. As to the screening and processing of passengers sa LGU yan at other law enforcement agencies. Pero yung pong sinasabi, kahit na hindi nasaklaw ng trabaho ninyo, pero ano ba, nasita kasi bawal nga. Dahil nakasakay dito sa van. Hindi ba... Halimbawa, for humanitarian consideration, o sige, pabalik-balik na lang kayo sa Takurong or balik na lang kayo sa Coronadal kasi hanggang doon lang kayo. Pero hindi, kinakailangan bang pababain talaga kasi nga illegal yung kanilang pagbiyahe? What do you say, sir? Ang panjan is nasa discretion po ng importer yon kung pababain niya or for humanitarian reason at wala tayong... pwede naman nila yung may decide sila kung ano yung what to do with the passengers. Mm-hmm. Okay. Ang sa amin lang po, kung mga ganun po na may violation, we need the report lang po. And, right. Kasi nakasaad din doon sa RITF na binigay sa atin na through after bago namin ma-penalize yan is idadaan po namin yan sa hearing. Alright. Yung pong sinasabi na permit, no, special permit, na siyempre 60 kilometers lang, wala bang exception yan, sir? Kung ba emergency na sitwasyon, kinakailangan... Okay din yan. Hindi naman kami hard doon sa 60 kilometer. Okay? Let's say, ang 60 ay nag-end naman sa gitna ng highway. So, ang hinahabol namin dyan sa 60 kilometer is there should be a facility na available na babaan ng pasahero. Mm. Or a transfer ng pasahero doon sa kwan, sa na safe and convenient place. Mm. Opo. Pero ibang bagay yun. Halimbawa, talagang emergency. Matter of life and death na. Kailangan dito sa Jensen. Madala sa Jensen. Dito sa hospital, dito sa atin, sa Jensen. Aha. Ma-justify ba yun? Kahit na halimbawa yung special permit sinasabi, maliwanag pa sa sikat ng araw, hanggang corona na lang nga, from Takurong. Yes, sir? We allow that. May mga emergency. That's life and death. Remember, sir, na ang plan namin is convenience and safety. Okay. Yun naman. And part of that is yung... pagdala sa pasahero sa emergency facility. Mm-hmm. By the way, sir, may habol ko lang. Yung sabi nung empleyado ng LGU, ito daw driver na ito ng van na nasita, paulit-ulit na lang daw eh. Paulit-ulit na talagang violator eh. Ano ba ang penalty? Under dyan sa mga patakaran niyo? Apa? Sa amin, no, pag meron reklamo po, kunan niyo lang ng ebidensya at dalhin lang po sa amin and we will schedule yung hearing po. Alright. Tulad yan, paulit-ulit naman pala. Mm-hmm. Okay. But regarding that unit, wala kaming natanggap na pasahero na reklamo from the passenger or any enforcement or anything, anybody who can be part na pwede siyang magreklamo. But so that we can send yung information for a hearing para mag-attend yung nagre-reklamo rin po. Baka may pahabol kayo ng mensahe, Director, Retired Colonel Paterno Renato Padua, sir. Okay, sir. Yes, based on the experiences natin dito, we have learned na yung lessons natin dito
together with the yung pag-educate po ng ating mga pasahero ay na asking the passenger or nakikiusap po ako sa mga riding public na sakyan niya lang po yung authorized na mga PUVs natin or public utility vehicle. At ang sa atin pa ngayon po ay meron tayong programa yung libreng sakay po for upper and healthcare workers. Kaya kung mapapansin nyo, along the highway natin, meron yung mga libreng sakay to cater for our healthcare workers and upwards po. This is last yung program na ito until June 30. Actually, hindi ito libreng sakay because of the operator's initiative. It's libreng sakay because binabayaran po yung operator and driver ng ating government based on the Bayanihan 2 Act. We have the funds for this na hanggang 30 June po. At kung merong extension ito, baka covered na ito ng other loads po natin. Yun lang po. Maraming salamat sa pagbigay nyo ng pagkakataon sa LTFRB po. Maraming salamat din, Director Retired Colonel Paterno Renato Padua. Muna siya ang former JTF commander na to sa Jensen. Oo. Eventually, na-appoint, no, isip director sa LTFRB 12. Salamat, sir, sa iyong panahon. So, mautong klaro, Atty. Kan. So, violator, gina'y? Violator, jodi ay. Hindi magsilbi. So, mali itong nasa open letter. Yes. Kabalo, pero ang pangunta na, kabalo ba ang mga drivers, Atty. Kan? Or ba si nag-stick dyan sila to sa mga previous? Because this is implemented 2020 daw. Kabalo, special permit. Labi ng operator, oh, no? Kabalo dyan sila. They should know. Hindi ka kasi sila may pamasada. Ignorance of the law. Oh, excuses naman, pati mismo, no one. Special permit na indicate man. Yes. Oh, so sa toa pa, ang original tama na ito, ruta original from Tacoronto to Jensen. Jensen, yes. Pero dili na applicable karon gumikan kay itong pagsun sa pandemya, giusab. Gumikan lagi kay naanay limitasyon. So, para dili mag-flock ang mga pasahero, so, mali itong giingon, there is open letter, mali. Sa mo itong klaro, gikan mismo, no? So, at least kwan si kwan, sa nga ni, kanibig taong sa paper mo na sa English yate. Well-versed. Nakam ba? Kanyang si Ma'am Jane Deles, after all, kwan siya ba? Na-redeem siya ba? Redeem, tama. Tama din siya after all, no? Nga, bisitagin na niyo ito, o gumikan kay violator yun. Kabarang yun siya sa iyang ginapaglaban. Utob lang yun ka, Marbel, di ka kasuod dire. Okay, 60 kilometers lang lagi. Mo ito lang gina-implementar. So, yun ni Ma'am Jane, nag-implement lang man, mi. Base dito sa mga policies, no, o balaod na ginagawas karon sa itong gobyerno. Correct. Samtang, alang sa itong panawagan ng inahanglan o hospital assistance ang 48 anyos nga si Marlina Lagahit, residente sa Cardingo Larte, Barangay Labangal, na diagnose kini og abnormal uterine bleeding, myoma uterine. Sa maabot mo tabang, mamahimo ninyo ipadala inyong mga cash donations pinaagi sa itong GCash account sa numerong 0919-071-9080. O pwede sa din yung ipadala sa Tuka Brigada Foundation account sa Security Bank na ana account number sa inyo ang TV screen karon. Samtang, okay. Ako asang i-greet ni Atty. Kan kay okay. Mga nagabaligya ni Mani Atty. Kan sa kadalanan. May gabi, nanguta naman good sila kung kinsa daw ang pwede duulan sa Barangay West para sa brigadahan. Sa West, okay. Para ba kung ka-memorize, nasa akong opisina ng listahan to. So, sa mga maminaw, pero may ginisalga paminaw o gatanaw daw sa Tote Nikan. So, pwede nyo duulan si Sir Castino Lester, o si Opamen Anabel, or si Opamen Sopriano para dira sa Barangay West kung gusto mo magpamiembro sa brigadahan. Dapat magdala dito ang listahan, permi, attorney. Mo gani, kaya di lang kumemorize mo. Ito nga, napoy nag-text ako kagani, Tagalagaw. Ako po gitexan. Akong gihatag itong mga numero sa itong mga area officers. So kato ha, si Castino Lester, Opamen Anabel, or si Sir Opamen Sopriano, pwede niyong duulan dira sa Barangay West para magpamiembro sa kabrigadahan. Katong mga naigo sa EU25, pagpamiembro na mo. O sa kabrigadahan dyan, saan kayo? Taon-taon para ba ni? Lagi? One month para ba? Sobra, o. 30, no? Paning challenge na niya. Yan. Dali, ano nyo? Ayaw mo pagkaangkay, sayang. O, may na lang. Sige. Ay, nako. Ato, ano to bagon? Ang pangutan ng legal sa ito ang mga kabrigada.
saon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years, wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala ko'y business permit. Makamulta ka ako o mga pila ka? Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuo ako og plato. Pwede ba na ako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso o iandam ng mga proof? Nadisgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Makagawas pa ka siya sa kulungan? Akong papa wala ga suporta sa amo tungod na siya'y uban pamilya. Unsa among pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? Ang unang pangutana. Ay, kani. May pa dyan ni kabulag. Wapan ni kabulag dyan. Ay, wapan ni kamove on dyan siguro. 3 months na may bulag. Uy, nandiyo alias. Ni alias Von. Aha. Pero ginahadlo ko niya nga kung dili daw ko makigbalik sa iyaha, okay, ikalat daw niya akong private photos. Bastos ka. Tabangi ko kung sa akong buhat. Tubag, tubag. Kani, Attorney Khan, no? Kanang lisod dyan kaayo ni Attorney Khan. Pinaka-practical, jud na ko na okay advice sa ilaha at sa inikan. Una-una, istorya ko ng ex-boyfriend. Mag-heart-to-heart talk jud sila, okay, Atty. Nikan. Kay, aning main-ani, kanang wala pa bitay closure, Atty. Nikan. O, di ba, kanang mga 3 months, bag-o, pakaayo na, Atty. Nikan. Ang isa ka, dapat po nilang buhaton, Atty. Nikan, no? Mag-file sila, Atty. Nikan. With the help of their lawyer, Atty. Nikan. Kay, ang kinahanglan ani, syempre, una-una, kanisa na mga proof, di ba? Ilahang iyang i-compile ni Kabrigadang Atty. Khan. O siyempre, katong ato ang pwede na balaod ani is kaning Republic Act 9262. Or the Law Against Violence on Women and Their Children. Yan. O karang bahad parang litan nga, or karang ginapugos ka nga makibalik, otherwise, kaning bansiwag, kaning mga private photos, kung himuon na niya, ha? Pulilaso na siya. Eventually, mahimo niya kay pwede ka mo nangup nga sa anti-cybercrime unit na to. Pwede ni mo siya kasuhan for violation. Ano niyong anti-photo voyeurism act. Pwede niya. Pero actually, kung tutusin, kani pa lang ginaingon pagpugos, pagpanghadlok, actually, question mo na. O, ginapugos ka nga makigbalik, isang di na ka gusto. O, ground niya po, parang pwede ka mong reklamo, mag-file ka complaint along that line. O, pwede na. Kay ginabaharan magaka sa to pa it's a safe na ginapugos ka niya nga makigbalik with the threat nga sige iban siwag na ako nimong private photos harassment ni di ba correct correct appeal po na oh ug kana ginaingon nga gina-coerce ka meaning ginapugos ka into doing something nga dili mo gusto nga di ba kana makigbalik sa iya ha so pwede along that line nga mga complaint no criminal complaint ug again kung himuon man niya katong pagbansiwag kana sige buhata. Kay tapos yung katawana ka, kana siya subject yun, ha? Nini nga ginaingon na to, na jurisdiction sa anti-cybercrime unit, gamikan kay kini mga balaod nga sakop sa ilang jurisdiction. Ani, Atty. Khan, no? Kanang bitaw sa mag-uyab o sa Atty. Khan, di ba? Daghan na kayong na biktima. Kana lagi mga private lagi, mga photos-photos. Send, photos, send, send me nude. Kung love jugo ni mo. Wala inara, lagi mag-ingat yun mo kay sa karong panahona. Kanawa, kadaghan mga nabiktima. Di ba remember ni mo na yung nagdangop oh, sa to, Atty. Khan? Correct. Nato na, mga hubo. Hubo oh, na picture. Mga picture. Okay, kung dili daw siya mag-send, di daw siya love. Raga na ba, di ko ni mo love? Usa ni purpose, anak. Hindi ko lang natin yung buhato na inana. O kaya, di mo magpadadaba na yun ba? O sa istorya, nga kisyo kay love, oh, inana, na. Dili na siya sa ingon nga love, eh. Gawag ka bastusan, anak. Huwag ka posibleng pamagamit pabatok sa inyo. Okay, para mapugos mo para rin tayo makibalik, talawa, ragot. Pero ayaw pag tuo-tuo, pasagdi siya, magbahat siya. Oo, oh, total ko, if pugos na niya di, ade, tapos eh, pwede man. Uy, kabalo naman ka, kung nai mo kalat, kabalo na kakids ang suspect. Correct, kaya correct. Siya pa lang mismo, nag-express na siya sa iyang intensyon. O gini ang ikaduhang pangutana. Ay, nako. Kapila na nako napansin ang nagginahipuan sa kuang bana okay. Among 15 anyos. Uy, uy. Nga anak, gusto na kaayo nako i-report sa pulis. Pero kung anak, dili gusto. Kay dili daw niya gusto nga priso iyang papa. Unsa kung dapat buhaton? Suryahi mong bata. Pinakauna. Siya. O nga, dili ni kinanglan pa nga, magadlo-hangadlo pa kay. Otherwise, mapadayon ang pagkabiktima niya. O, di ba?
Hipo-hipo pa lang na karon. Mm. How much more pang susintawon? Kaya bang pagpaintindi man guna, kasi pre, kulang siya sa pagsabot, no? Wala siya kaintindi nga. Parang may tanog ka ng kahadlok lang yung mapreso ang papa. Pero kung parang may tanog, tinuod yun yung panghitabo, tapos angay lang po mapreso, di angay lang po. Mamikan kay kung pahadlok na lang po ng bata, dahil imura lang po pasagdan, na mahadlok, ang wala may tabo. Mm-hmm. Sa tapang mukara ning imong mister. Lagi. Para yun, no, nga, katuyin mo ni ingunin mo, pasig sobra pa niya ang buhaton niya sa sunod. Lagi. Oh, di ba? Pero di ba, ito yun ikan, halimbawa, kaniha, ang nanay na sa knowledge na yung kinabuhat, or ito maabot na dito sa sexual na ginasabihan nato. Pag ginakonsinti gapon niya, ito yun ikan, tungod lagi ani na fear. Oh, pwede siya mamay mag-liable niya. Yes. Oh, mura kinang lang mangusog ka yun. Ang nga imog yung kumbinsin ng bata, nga mariklamo yun. Oh, batok siya ang papa. Paano na? Hindi ka nga inala na yun. Kinanglan kita mo dawat sa kamaturan nga na yung mga panahon nga kinanglan mo barog sa itong katungod. Otherwise, payataka na itong katungod. Ilabi na kay 15 anyos para balik. Sus, minor de edad pa yung taon. Kung sa kay kaugmaon niya, kung simbako lang o ga, mabiktima pa siya further sa iyang kaugaling mga mahal. Kaya magkaroon bitaw ni silag trauma at sa inikan, di ba, pagdako na inani, di ay na imainani na experience. So kita pa habang maaga pa, no? Ato anang stop ang mainani na mga incident. Correct. Napod ba mo yung mga legal nga pangutana nga buot ninyong matubag? I-PM na sa mga programa sa numero nga anaa sa inyuhang TV screen. Ungkara, mga kabrigada. Lairo sab nga hugna sa pagutingkay sa mga isyong diniangay baliwalaon o mga isyong angay hatagan o igong pagtagad. Sa makausapa, ako, si Brigada Tornican. Sadyang mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Pag-eke. Ako, sab, si Kabrigadang Erin Dekasyon. Lahi ragyod ang dunay kaalam. Aron sa iyong katungod nato, dili matamakan. Be proud of Jansan again. Balong Jansan! Kini ang...